Okay, good morning mga paps. Short video lang naman to. Sagutin na natin yung nag-comment na kapaps natin na nagkalas sa tasa ng carburetor o naglinis. As din na maibalik kung ano yung tamang posisyon ng float valve o yung floater, no? So ganito mga paps, no? May dalawang floater dito at may dalawang float valve din. So ito naman ay parehas lang yan kahit pagbaliktar rin mo. Ayan, no? May dalawang carburetor din dito na pang XRM, pang ECT100 or pang Passion, stock pwede, pares lang yan. Okay, pares lang naman sila ng ano, pwede mo yung pagpalitin yan. Ang nagkakatalo lang naman yan yung floater bolt, no? Yan, tinatawag naman floater bolt yan, yan. Sana makita nyo, no? Hirap talaga pag maliit ang pyesa, no? Hindi natin may focus na maayos. Yan. Bayan. Yan. Kung ganito yung floater ng carburetor mo, mas madali lang naman. Ipasok mo lang to, yan eh. Yan lang yan, posisyon yan. Importante diyan, may ilaan, may ano mo lang diyan, yan ganyan. Tapos babalik mo na yan. Okay? Make sure lang na nakapasok yung float valve doon sa ano niya. Yan. Yan, ganyan lang. Ganyan lang kasimple. Okay. Tapos, yung isa naman, isang float valve naman, ganito yung tsura. Yan. Ganyan. So, ang tamang pagpasok niyan, ganyan. Tapos, pasok mo siya doon sa yan, ganyan. Babalik mo na. Simple lang ito mga paps, no? Sa mga may alam, huwag dito para sa inyo, no? Para ito sa mga newbie na siyempre nagdi-DIY at na gusto rin makatipid. Yan. Yan. Ganyan lang, no? Siguraduhin nyo lang na, no? Na nakapasok yung float valve dun. No? Tapos pwede nyo naman testingin yan. 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 Tingin yan. Chicken. Na make sure lang na hindi natatanggal yung or hindi lumalabas yung float bolt yung doon sa loob yan. Okay, so yan, yan. So, okay na yan paps, ganyan na, simple lang naman yan. So ang ingatan nyo lang na huwag nyo lang magalaw dito sa part na to. Ito. Huwag kayo mag-a-adjust hanggat maaari, no? Kung hindi nyo kayang i-adjust, huwag nyo nang i-adjust, okay? Hanggat maaari, stay nyo na yan, no? Para hindi rin kayo magka-problema sa carburetor. Kasi ito, ina-adjust lang naman ito kung talagang kailangan. Pero kung hindi naman kailangan, huwag nang adjustin para hindi nagkaka-problema sa carburetor. Okay? So, ilang mga paps, short video lang naman to at sana nakatulong itong video na to, lalo sa mga newbie at mahilig mag-DIY sa kanilang mga motor. Ingat kayo lagi. Ride safe. Bye-bye.